guys, ayan, nagluto tayo ng ating pancit gisado. Ayan guys, at niluto na natin yung pancit, kumbaga it's already boiled, and ito yung pinaglagaan natin ng pancit. Kailangan natin isit aside dyan. And syempre ito yung ingredients natin, Maggi, half Maggi only, and syempre meron tayong soy sauce, and meron tayong garlic, onion, cabbage, and bagu beans, carrots, capsicum, red, and then syempre meron tayong shrimps, and guys, hipon. And then syempre just in case na need natin yung salt, ayan, meron tayong salt, and meron tayong oil, black pepper powder, and then syempre guys, oyster, oyster sauce. And then now guys, we need to start. Initin natin yung pan natin. And then mantika, oil. And then syempre guys, initin lang natin yung oil bago natin ilagay yung ating shrimps para i-fry natin siya. Isa-isa. Hintay lang natin na umiinit yung mantika guys bago natin ilagay yung hipon. Ayan, ilagay natin yung isa-isa para i-fry natin. Kasi yung hipon guys, hindi pwedeng lutuin siya ng long time. Kailangan medyo half cook lang siya muna para yun ang uunahin natin guys. Yung unahin natin na i-fry ng isa-isa yung ating hipon para maging masarap yung taste doon sa pancit. Sa pancit natin. Ayan. So, hayaan nyo muna natin siya. Para maluto or maluto yung kabilang side. And then, syempre guys, after a while, one to two minutes natin. Balikta rin natin para yung kabilang side naman ang maluto. Balikta rin lang natin lahat guys, isa sa isa pa rin para maging sakto yung pagiging luto ng magkabilang side. Ayan. Kasi yung hipon guys, hindi pwede yung maluto yung sobra. Kailangan maging half cook lang para yung taste ng hipon doon sa pancit masarap siya. And then yung lasa niya parang pero hindi, saka pag yung hipon kasi pag niluto mo nang masyado medyo tumitigas siya, kaya kailangan half cook lang. Ayan. And then syempre guys, ayan, isit aside lang muna natin yung hipon para hindi siya maging lutong-luto. And syempre ilagay natin ang ating ingredients na bawang or garlic. Lagyan natin yung garlic. Haluin lang natin guys. Bango na. Sa garlic pa lang guys, bango na talaga niya. Yung niya, amoy. And then syempre, pag yung onion. Kapag ako kasi nagigisa guys, inuuna ko yung garlic. Tapos kapag aminamin mo na yung bango niya, lagay mo na yung sibuyas. Tapos ihalo lang natin guys. Halo na yung amang ng garlic tsaka yung sa onion naman guys, gamit ako ng white onion. Pero mas naman yung sana. Ayata, masarap. Yan, ilagay natin yung ating carrots. Lagay natin yung carrots natin. Sa gulay naman guys, kailangan natin yung mga gulay i-half cook lang. Kasi mas masarap kumain ng pancit. Sa akin lang naman, mas masarap yung pancit kapag half cook lang yung gulay. Kasi mayroong siyang konting crunchy dun sa gulay. Hindi naman as in a crunchy, pero may lutong. Diba? Masarap kainin yung gulay na half cook lang dun sa pancit. And then, ayan. Ilagay ulit natin yung guys, yung bagu beans. Ayan.
And syempre, haluin natin yung ating baguio beans para mahakuk lang din yung carrot saka yung baguio beans. And guys, so amoy na talaga, parang wala pa yung pancit pero amoy muna yung pancit dahil dun sa hipon. Pero bakit naging amoy yung pancit ng dahil lang sa hipon? It's a magic, oh, diba? So, yung pagluto naman natin, guys, kailangan may halong pagmamahal yan para dun sa mga kakain maging malinamnam din kahit medyo iba yung panlasa. Pero sa amoy pa lang naman yung masarap na, diba? So, ayun guys, haluin lang natin ulit. Tapos, para maging ang tawag dito, yung mix yung pakakaluto. And syempre lagay natin yung Maggi. Ayan. And tunawin lang natin yung Maggi guys para ma-mix doon sa gulay natin. Half nga Maggi lang yung ginamit ko dyan guys kasi maglalagay tayo ng soy sauce. So hindi kailangan na maging maalat siya yung ating pancit. Kailangan kasi yung pancit guys pag nila ano niya nila kung lalasahan niya medyo may salt na siya, so baker fault na paglagay ng salt guys or ng soy sauce. Eh siyempre guys lagyan natin ng powder, pepper powder. Ayan, amoy na talaga. So, dun pa lang sa bawang at sibuyas, medyo sarap na ng lasa. And then, syempre guys, kung gusto mo ng spicy, little spicy, lagyan mo ng powder chili. Or chili powder. Ayan. And then, syempre, i-mix lang natin sila. Ayan, i-mix lang natin. Sa pagluto ng pancit guys, hindi kailangan yung maraming sauce. Kailangan may konting sauce lang. Siyempre, lagay natin yung ating cabbage. Ayan. Kailangan natin ng konting sauce lang dun sa ating pancit guys. Kaya, ganito ako nagluto talaga. Just, kung gusto nyo guys, try nyo lang. Ayan. And then, syempre, haluin natin lahat ng gulay. Ayan. Para ma-mix natin siya ng mix natin siya ng maganda. Yun. Yun. Ang amoy na talaga guys. Sarap. Nakakagutom na. Nakakatakam na. Ayan. So, ilaloy lang natin guys para maging timbang ang pagkakaluto ng ating gulay. Ayan. Sarap na ang amoy na guys. Masarap talaga. Ayan. And then, syempre, lagyan natin yung ating popsicle. Ayan. So, ang sarap na yung ano niya, kulay niya. So, yung kulay. Yung kulay. Siyempre yung amoy din. Masarap na din. Pansit na talaga yung amoy guys. Ayan. Pansit. Ito yung ating pansit ni Sarah. Siyempre lagay natin yung oyster sauce. Lagay natin yung oyster sauce. And then, syempre guys, i-mix natin ulit. Ayan. I-mix natin. Yan. So, yung pagluto ng pancit is napakadali lang. So, kailangan. Yung iba kasi guys, pinapakuluan na yung tubig. Ay, hindi. Iniisahan na. Sinisipirit. Hinahalok na pati yung pancit. Diba? Tutubigan nila. Kapag kasi ganun yung ginangyari guys. Kapag ako kasi kapag nagluto ng pancit, nilalaga ko na separate. Siyempre guys, naglalagay lang natin muna yung soy sauce. Ay, yun. And then, yung shrimps, lagay na rin natin guys. Yan. Halo din natin ulit. Halo-haloin natin guys para maging mixed lahat. Ayan. Sa pagluto kasi guys ng pancit, kailangan. Sa akin na, nilalaga ko muna yung pancit. Tapos, alisin ko din sa tubig. Basta malinis yung tubig na gagamitin. Siyempre guys, diba? Sa pagkain, kailangan malinis. Ayan. And syempre haluin lang natin ng sobra yung ating gulay guys. And yung pancit guys sinisaporate kong nilalaga para hindi siya maging malata and then hindi siya masobrang sauce.
Ayan guys, lutuin na natin ng konti. And then syempre lasahan natin para matansya natin kung kulang ba sa asin or tama lang. Ayan, sakto-sakto na sa lasa guys. Ayan, napaka ano na, napaka bangon, ang bangon ng ating gulay para sa ating pancit. Ayan. Ayan guys, pag ako nanuto, sinisipirit ko talaga yung pancit para maging tansyado lang yung sauce na, para maging tama lang. Hindi malata, hindi, kumbaga, eksakto lang yung lasa. So, ito yun guys, ayan na ang ating gulay, luto na ang ating gulay. Ilagay natin ng konting sauce. Ayan, konti lang sa guys, konti lang. Kasi hindi maganda yung madaming sauce sa pansit. Kailangan sakto lang. And siyempre, lagay natin yung pansit. Sa pansit kasi guys, kapakaluto, iserve mo na para hindi siya, para yung sarap, masarap na kainin ba. Kasi fresh, ma-fresh talaga. Ayan. And siyempre, i-mix together natin guys, yung gulay natin tsaka pansit. Ayan, ang bangon na talaga guys. Pero alam niyo ba guys, kung sa pansit, mas lalo na nakakadagdag ng sarap yung kung maglalagay ka ng konting olive oil, olive sauce, yung masarap, yung parang sa chowking, ang sarap nun guys. Kaya lang mahirap hanapin yun, mahirap bilhin, mahirap hanapin dito yung ano kong. Nakakaroon lang ako nun guys kung bibili ka ng isang balot ng salad. Ayan, pero kailangan mo tipirin. Kaya ang mahal naman kasi ng salad guys, na with a sauce, sesame sauce. Ayan guys, ayan, lagyan natin ng konting saba. Konti lang guys yung sauce talaga para hindi siya dry at hindi naman siya masabaw. So ayan, ang sarap ng ating pansit. Ayan, kung masarap nun guys yung pansit bato sa amin sa Bicol, yung pansit bato ay naku, ang sarap nun guys. Kailangan naman dun sa pansit bato nun, mayroon siyang konting sauce sa pansit bato. So ayan guys, napaka ano na, luto na siya. Madali lang naman luto kasi ready na talaga yung pansit. Eh syempre guys, ating tikman yung ating pansit. Ayan, sakto na guys yung lasa na. Ayan, sarap na siya. Tama na. Hindi na kailangan yung asin kasi meron na tayong mahi na inilagay. Tapos meron na tayong soy sauce. And then syempre nilagyan natin ng oyster. Tapos yung pansit medyo may salt na talaga siya. So hindi na kailangan lagyan ng salt. Ayan guys. And then syempre this is it guys. Luto na ang ating pansit gisado. Ayan. A simple pansit gisado guys. Ayan. Ang sarap na ng bango. Ang bango na niya. And then syempre ilagay natin sa ating lalagyan. Ayan. Ang sarap na. Ayan. Ito na, kainan na tayo guys, kainan na tayo. Ayan, sarap na ang ating pansit, ang sarap ng pakakaano na. Pero mas masarap talaga ito guys, kahit mayroon kayong ulo, sesame sauce. Ayan, mas nakakadagdag ng lasa yung sesame sauce, lalo na sa bihon. Ayan na guys, ang ating pansit ni Sado. Ayan.